Magandang magandang hapon po mga katribo at ito po ay ang ating Women's Day Celebration. At kasama po natin isang batikan na aktres na ngayon ay meron na siyang sariling wellness journey. Mga kababaihan, makinig po tayo sa napakagandang at napaka-successful na si Patricia Javier. Hi Patricia! Hello! Hello po sa lahat ng mga listener at mga nakikinig sa atin at nanonood. And thank you, my idol, Miss Cory. Na po, you know, pag ikaw talaga yung tatawag sa akin, nanginginig pa. Oh, sweet naman, Patricia. Yes. Napakaganda ang storya niyo kasi from an actress, movie actress, tapos ngayon na meron ka ng bagong buhay, bagong direksyon na... Okay. Eh, yung direksyon na tugma rin sa aking advokasya, no? No? Health and wellness. Kaya maganda ang storya nyo at sana i-share nyo ang inyong wellness journey. But first of all, tingnan natin ang mga larawan ni Patricia noong actress pa siya at naging beauty queen rin siya. Patricia, ipapakita natin ang mga photos nyo at saka ikwento nyo namin. Apa. Okay, let's look at her photographs. Ayun, photograph. Ayun! Ayan, Patricia. Mm. Kasi hindi ko siya makita dito. How I'm gonna see that? Yeah, on the screen. Di mo nakita? Oo, wala. Wala siyang... Okay. Oh, ayan. Yung naka-uniform ka, Dr. Rob. Ayan. Opo, syempre po, dito sa clinic namin, kailangan naka-uniform para maganda po yung aming... pag-present po namin sa ating mga ano pasyente na talagang makikita nila na they're in a safe place at our clinic is really very effective. Ayun. Tell us about the clinic. Kasama ni Dr. Rob, napakagwapo naman ang asawa niyo. Thank you po. Bali, ngayon po, nandito tayo sa clinic namin. So, para makita niyo rin po. Here, ayan, ito yung aming front desk here. Ayan. Pag new patient ka, dyan ka muna pupunta. And then, ayan, pag regular patient ka na, dito ka na. Ayan, we have our doctor here, Doc Jill, is in the house. Ayan. So, dito sa clinic namin, sobrang... It's very short but it's so powerful. Pag nagpapakairo po kayo sa amin, ma-amaze kayo in a way na parang pag-adjust sa inyo, you feel relieved right away. Oh, yes. Yung first thing na mararamdaman mo. And then secondly, following day, parang alam mo po yung tulog nyo, sobrang haba ang tulog nyo. Yung ganong feeling. So dito po sa clinic namin, hindi lang po, after po ng pandemic, hindi lang po Cairo na yung aming service po dito. Kami po ay nagdagdag din po ng ibang services dito sa clinic. Nagkaroon po kami ng live blood analysis. Yan. Pwede na po nating makita sa pamamagitan ng pagtanggal ng ano po, pagkuha ng dugo sa inyo pong palad at makikita natin yung mga kung ano po yung yung mga dugo nyo ngayon, kung may cholesterol kayo, kung you're suffering from stress, mga ganyan. So makikita lahat yan ano sa blood analysis. Yes po, yung ano po yung type ng cells natin sa human body. And then, we also have the drip. So, yung drip na pala kayo. Opo, para lang po kayong parang one-stop healthy, well, ano to, shop. Nice. So, dito naman po is, pag ano po, after po ng naturopath namin i-check po yung blood nyo, dito naman po yung mga nurse namin, sila naman po yung bibigay po ng mga drip, mga your favorite, the anti-aging drip. Meron kami niyan. The booster drip. Ito ang aming mga nurses here. Oo, pag lobat ka, di ba? Kailangan ng drip. Ayan. So, meron na rin po kami yung colonics. Yung mga gustong magpa-clean ng colon. Ang galing!
Yan. So, kasi po, actually po, yun ang gusto ko talagang i-ano ngayon, yung colonics, kasi marami pa pong hindi nakakaalam yan, na sobrang effective po yan, na pag nililinis po yung ating colon, eh, natatanggal lahat yung mga toxic sa katawan natin. Mm-mm. Anong ginagamit nyo sa colonics? Tubig lang o meron kayong solusyon? Yes. Actually po, it's water lang po. Meron po siyang, yung machine po na ginagamit namin, may ano po siya, water pressure. It's, di ba una, pag dati, pag iniisip mo yung parang labatiba, di ba? Oo. Ngayon, it's a different way na. Mas ano na po siya ngayon, high-tech na siya. Hindi na po siya yung parang nakaka-ay, di ba? Kaya talaga, mas more comfortable ka na pag gagawin mo yun. At saka, gentle ano, nahihinay lang, ganun ba yun? Po? At saka, it's very gentle, no? Oh, yes, it's very gentle. Meron pong ano lang, yung parang, there is disposable tube na ipinapasok sa rectum. And then, saka po, yung machine, daanan po yun ng water. Tapos para po siyang gina-vacuum po yung ano po, yung loob ng ano po natin, ng ating colon. Tapos tapos lang yung mga di ka nais-nais lumalabas di na. Di na nais, makikita niyo dun sa hose, lumalabas lahat 'yon. Ay, naku! Lahat ayan, na. Pero ang maganda nun talaga, after you do that, you feel so relieved na parang kala mo alam mo yun, ang daming na tanggal sa katawan mo na dumi. Ayan. Oo. At pa sa mga taong kailangan magpa-colonoscopy, dapat magpa-colonics muna sila, di ba? Yes, opo. That's true. Ayan. So dito naman sa Doc Rob, doon po sa mga hindi po nakakaalam, si Doc Rob po ay more on na certified family chiropractor. So what we do is we really promote po yung prevention. Sa prevention po kami, hindi lang po dun sa kung kailan masakit po ang likod nyo, napupunta kayo dito sa amin. Mas maganda ho, wala pa kayong nararamdaman, pumunta na kayo. Because when your body is aligned, it's more, on chiropractic po is more alignment of the bone, your spine. When your body is aligned, everything flows in the right direction. Oo. Kasi, kumbaga sa traffic yun, naiikit ang mga kotse sa traffic, pati na rin sa ating spine, di ba? Pag merong yes, anong blockage, edi nagkaka-traffic. Totoo po yan, yan. And then, the good thing also here in our clinic, alam naman po natin na Doc Rob has a foundation po, di ba po? So, Doc Rob Share the Blessing Foundation. Ayan. So, wow, laki na ng place nyo, ha? First time I visited, isang ano service lang ay na-offer nyo, di ba? Chiropractic care. Ngayon naman, ang laki na. Yeah. So, mayroon na rin po mga products si Doc Rob. Especially po, we have a very nice pillows. Pillows po na may support para sa ating neck habang natutulog tayo. Ayun, yeah. Meron po kayo different kinds of pillows here sa mga sizes. Yan, tapos meron din po kami for the lumbar, para sa likod, para kung kayo po ay laging nakaupo lang po dahil yung trabaho natin, nakaupo, nagtatight, meron din po kaming mga pillows for that. At meron din po tayong vitamins na galing pa po ito sa Japan, doon po kami nagpapagawa ng mga vitamins para sa joint. Ay oo nga, di ba pinag-usapan natin minsan doon sa wedding? Opo, yes. Anak ni Aster Amoyo, no? You know what? I can't believe you're my kumadre. Grabe. Kumadre ko na si Patricia. Pati si Dr. Rob, kumpadre na. Honor for us. Yeah. Oh, ngayon, you have to tell us your story. I mean, you look very happy. Mukhang masayang-masaya talaga si Patricia. She found herself already. Ngayon, yung storya nyo, how you started in showbiz. Ikwento mo muna, maikling na kwento. Maikling kwento. So, ano, syempre nang nagsushowbiz ako, I started as a member of That's Entertainment. Yun yung kay Kid Terms. Doon talaga ako nag-start. At ang nagbigay sa akin ng opportunity is si Lani Mercado.
Ay, eh, naging kumadre mo na rin. Yes, naging kumadre ko rin si Ate Lanty. Kasi before, I used to live in Antipolo, doon sa bundok. Si Ate Lanty, meron sila doon, ano, parang private house nila. And yung tatay ko po is the caretaker ng kanilang bahay. So, nung time na yon, nakita siguro ni Ate Lanty na ako, mahilig akong kumanta, ganyan. Sa itaas ng puno. Ang galing! Oo, tapos yun, binigyan niya ako ng letter. Sabi niya, bigay mo to kay Kuya Sherms. So, kaya yung letter na yun, yun po yung nagbago sa buhay ko. Yun ang nagpabago sa buhay ko na talagang, kaya up to now, I always tell everyone kung ba't ako naging artista dahil kay Lanty Mercado po talaga. Ay, what a beautiful story. Tsaka si Kuya Germs, ano ha? Opo, si Kuya Germs talaga. And then, you know, I joined the BP pageant. Yan, lagi po akong sali-nansali sa mga pageant. Lahat po yata ng mga Rotary Club, Lions Club, lahat po ng club, sinalihan ko po. At saka, your latest pageant is that Noble Queen, di ba? Opo. Alam niyo nga po, gusto kong sumali dati rin sa Mucha ng Pilipinas. Pakitaan natin tong Noble Queen mo, at saka Mutya Asaka, no? You joined us. Yes, nung sumali po ako sa Noble Queen, bali, before po nun, pangatlong joint ko na yun sa beauty pageant ng may, ano, na married ako. Kasi yung unang pageant ko, nung nandun ako sa US. Yung ng Noble Queen, oh. Hindi, yung sa US ako, dun ako sa picture. Yan. Una muna, Mrs. Asia USA. Yan, naging second place tayo dyan. Nirepresent ko Philippines. And then pangalawa, yung Mrs. Universe, universe dito lang po sa atin, yung ating nanalo po ako dyan. Pero hindi ko po yun, hindi po ako na-represent dahil nagkaroon po ng conflict sa schedule. Kaya sa Noble Queen po ako napunta. Yung po yung... Opo, yung po yung nagbigay ng ano sa akin na dahil na mas align po siya dun sa aming advocacy ng mag-asawa about wellness. So, yun po ang nirepresent ko noon. Kasi yung Noble Queen is more on, advocacy pageant. Ano yung advocacy ng Noble Queen? Okay. So, Noble Queen po, syempre, is women empowerment na talaga pong, they really make everybody, like especially women, to give respect to women, as in to uplift women from our society, to give a parang gender equality. Yes. Yan po talaga yung ano ng Noble Queen. Kaya po ako, sabi ko nga, God is so good talaga. He really directs me to the right path, to the right people na mas magiging align dito po sa aming dalawa, sa advocacy namin mag-asawa. Kasi nga po kami, health and wellness po. Oh, yeah. So, alam naman po natin, 'di ba? Kahit ganong karaming pera po natin, basta ang health natin ay hindi maganda, it's hard to be happy. Totoo 'yan. Health is really the first kauna-unahang kayamanan, ang kalusugan, 'di ba? Totoo po 'yan. Kaya alam niyo nga po, meron akong Mari, meron akong hindi ko 'yung winawala. Bakit meron kang pocketbook na wellness? Siguro 'yung mga unang nilabas mo 'yun dati. Binabasa-basa ko forever young po. Oo, binabasa-basa ko pa rin 'yon. Yung mga reminders din sa akin. Yun. Wait, Patricia, sandali lang ha. Itutuloy po natin ang ating kwento sa aming pagbabalik. Huwag po kayong aalis mga katribo sa aming Women's Day special kasama si Patricia Javier. Centers, pati sa mga partners, may online pa at
Productions, all new Bayan. On the road, I can expect high performance from Phoenix Fuels. Now with Pulse Technology, delivers enhanced power and acceleration to make every trip come alive. Welcome back mga katribo, ang ating Women's Day Special kasama si Patricia Javier. Na, hello! Patricia, kinakwento nyo ang buhay nyo. So from showbiz, ikwento nyo naman paano nyo na-meet si Dr. Rob. Ayan, so nung nagpunta ako sa San Diego, California, ako yan, in-invite for Filipino community event doon. Kasi alam nyo po dati, mahilig din po talaga akong kumanta-kanta, mag-perform. Ayan. So, isa po ako sa performer. Tapos, we have common friends na nakapangasawa ng Filipino. Filipina siya na nakapangasawa ng chiropractor na Amerikano. So, in-invite nila si Doc Rob doon. Ay! Love at first sight! Oo. Hindi nga po, parang hindi po love at first sight. Ay, sabi ko nga, oo. Kasi sabi ko, siguro love at first crack. Kasi... Following day, nung nag-meet kami that night, following day, in-invite niya ako kaagad sa clinic niya. Aha. Sabi niya sa akin, would you like to try chiropractic? Sabi niya. So sabi ko, of course, yeah, I would love to try that. Kasi syempre, nakita ko, ang gwapo-gwapo. Of course, I would like to try that. Sabi ganun. Tapos nung pagpunta ko dun sa clinic niya, yung clinic niya very ano, simple pero magandang ano, marirelax ka. Tapos in-adjust niya kagad ako yung ano ko, yung back ko, neck ko. Tapos after that, alam mo yung parang nabunutan ako ng tinik, parang feeling biglang yung alam mo yung gusto mong umiyak dahil parang you feel relief. Oh yeah. Yung ganoon, feel lighter, no? Oo, you feel lighter. Tapos sabi ko na sa isip ko, nung sabi ko, Lord, is this the one? Pero syempre, hindi ako nagpapakita sa kanya na parang gustong-gusto ko siya, di ba? O syempre. Tapos, after nun, niyaya niya ako sa beach. That day din, niyaya ako sa beach. Naglakad kami sa beach. May hinawakan na kagad yung kamay ko habang naglalakad. Sabi ko, grabe naman to, na in-adjust lang ako. Parang sweet na kagad sa akin. Oh, sweet.
Oh, cute naman holding hands. So romantic. Oo nga, sa beach ka agad. Tapos nung ano na, parang he's trying, parang gusto niya akong halikan. Tapos ako, gusto ko rin. Pero at the back of my mind, ako, parang second day pa lang namin nagkakakita. Tapos bibigay na ba kagad ako? Sabi kong ganun. So, at the back of my mind. Uh-oh. Tapos biglang, nung kikis na siya, tapos parang sabi ko, you know what, I also like this, but I'm not ready. Kasi I'm a Filipina, sabi ko pang ganun. I don't tease in my first or second date. Sabi ko, can we postpone this? Like, sabi ko, when I'm really ready, ganun. Tapos, yun, parang feeling ko na-challenge siya ata doon. Kasi, alam mo naman yung mga Amerikano, di ba? Parang everything is so fast. Right. They're so efficient. Oh, nga. They don't want to waste time. Yes, oh. Kasi sabi pala niya sa akin later, and sabi, hindi ko kasi alam kung kailan pa tayo magkikita ulit. Sabi niya. Tama naman. Kaya naman, I'm trying to be more mabilis, o ganon. Sabi niya ganon. Tapos sabi, pero because of that, I get more curious about you. I get, you know, yun pala yun. Doon pala siya na-challenge. Ayun. Tapos, kailan siya bumalik? I mean, umuwi siya Pilipinas? Nung after nung mga shows ko, series ng tour ko sa, umuwi ako sa Pilipinas. So, siya naman, nag-visit siya dito. Na-meet niya yung family ko. After 3 months, nagpunta siya. Tapos, for the past 9 months, we're parang email pa, tsaka letter sa mail. Wala pang text na mga cellphone, di ba? So after 9 months, nung bumalik ulit ako sa Amerika, he proposed to me. Yes, tapos doon kung saan niya ako dinalang beach. Kung saan niya ako unang gustong halikan, doon niya ako dinala. Tapos yun na nga, lumuhod na siya. Naku, Diyos ko. Ako naman, nanginginig naman ako. Kasi syempre, di ba, first time, parang, syempre, alam naman natin, di ba, I'm a sexy star. Parang, meron pa rin akong mga insecurities, alam mo yun, when it comes having my own parang mga ganyan, parang iniisip ko, nako, baka wala na magpakasal sa akin. Kasi nga, syempre, nakita nila na sexy star ako, ganyan. May mga ganun ako, tapos nahihiya akong magpakilala sa nanay, kasi baka mamaya yung nanay sabihin, ano bang work mo, ba't ganyan, di ba? May mga ganun. Oo naman. So, naging kabaliktaran yung mga iniisip kong negative na yun. Dahil nung nakilala ko yung na-meet ko yung mother-in-law ko, napakabait. Grabe. Sobrang you are blessed. Napaka-blessed din ang buhay mo. Thank you po. Alam niyo po, sabi nga po, pag daw po kayong mabait sa nanay mo, sa tatay mo, sa pamilya mo, yung blessing, yun ibibigay yun sa'yo. Yung susunod mong pamilya, yung magiging family mo. Kaya naniniwala po ako doon. Okay, take note, mga kababaihan. Aber, pakiulit ang sinabi nyo, Patricia. Sabi ko po, naniniwala po ako doon sa kapag kayo po ay mabait sa nanay nyo, sa tatay nyo, sa pamilya nyo, as in, sila po'y tinutulungan nyo po, yung susunod nyo pong magiging pamilya, yun po yung si God, ibibless po kayo ng maayos na makakasama nyo sa buhay at ng maayos nyo rin mother-in-law. Oh, di ba? Ang ganda naman ng ating message galing kay Patricia. At syempre, palaging merong pag-asa. Very positibo ang mensahe nyo. Opo. Si Dr. Rob. Oo nga, nasa na kaya si Doc? Miss Dea, si Doc Rob. Hindi pa pumapasok. Kasi po, kailangan namin i-balance yung life. So ngayon, sinamahan niyo yung aking mga anak sa soccer practice po. Oo. Busy pala siya. Very hands-on. Pwede natin ipakita yung family pictures ni Patricia and Dr. Rob. Dalawang anak niyo, no? Dalawa? Opo, dalawa po. Si Robert at si Ryan. Yun. Punta siya sa Zoom, tapos i-type niya ka mo yung Ayan, ang gaganda mo na mga anak niyo. Gwagwapo. Ayan, nakalahi tayo, no? Nalahian tayo.
Ganda ng kombinasyon nyo. Ayun okay. Yung girl. Ayun. Siyempre gusto, kaso nga lang parang wala na po eh. parang malalaki na yung mga boys. So no regrets, ha? No regrets ka from living showbiz. You just joined. Ay, wala po. Yes po. You know, when I met Doc Rav, that's the time of the height of my career. Sabi nga ba, bigla akong nawala. So, ganyan. Sabi nga po, minsan kailangan po natin pumili po eh. Hindi natin kayang gawin yung, we cannot serve God at the same time. Only one God can we serve, sabi nga, di ba? Para rin po yun sa buhay natin na kailangan piliin mo kung ano yung pangmatagalan. Di ba po? Kasi naisip ko siguro po kung hindi po ako nag-asawa, baka, yun nga po, yung career ko nandiyan, pero parang feeling ko, yung gusto ko talaga na magkaroon ng pamilya na gusto ko na may mga anak, baka hindi ko po natupad yun. Di ba po? Oh, ang galing naman. Okay, so answered prayers. Ha? Siguro alam ni Lord yung dasal nyo. Opo. I-share nyo yung dasal nyo. Opo. Yun po, ang dasal ko po, kasi since I'm a broken, parang I came from a broken family, so lagi ko po yung nagdadasal dati na sana bigyan ako ni Lord ng family na, ano, na talagang makakasama ko po. Yun. And then, pangalaw po nun, syempre, yung maintindihan po yung sitwasyon ko kasi alam naman natin na ako breadwinner ako sa family ko. Parang up to now, hindi ko sila maiwan, parating gusto ko pa rin silang. Although hindi naman po ako inaano nilang mga pamilya ko, yung parang sa akin lang po yun na gusto ko pa rin silang laging kasama sa lahat ng mga success ko. Wow. Yeah. And then yung prayer ko lang po talaga ngayon, yung health. Yung sana bigyan pa ako ni God or lahat ng makasama ko na mahabang happy life para po una-una makatulong sa pamilya, pangalawa makatulong po sa mga kababayan natin. Ayan, napakaganda naman ang mensahe nyo. Tsaka yung dasal nyo, Patricia. Opo. Tsaka po dapat po alam nyo po pag nagdadasal po pala tayo. Tips lang po ito. Kasi minsan hindi na po natin kailangan sabihin lahat. God knows what we want, 'di ba? Alam naman niya talaga 'yan. Ang kailangan po natin ipagdasal yung bigyan tayo ng always happy heart, 'di ba? Peace of mind kasi daw po pag meron tayong happy heart kahit anong trouble, kahit anong mga circumstance na dumarating sa buhay natin, napaglalabanan natin kasi parang happy tayo eh. Mm-hmm. 'Di ba? Yung parang okay lang, sige lang, 'di ba? At nasa Biblia din 'yon, ha? Yung isang pusong masaya, yan po ay nagiging parang magnet sa buhay natin para sa lahat ng mga himalang darating sa buhay. Opo. Diba? Totoo yan. Sa happy heart, sabi daw nila. Sabi sa Biblia. O si Dr. Rob, gusto niya part 2 na lang si Dr. Rob. Pwede rin. Pwede. Si Dr. Rob naman, next time siya na lang naman. Para alam niyo kung tama yung sinasabi namin dalawa. Baka mag-iba kami ng kwento ng love life. Nga eh, gusto kong malaman ang mga katulad natin. So, what is married life like? Oh, happy ka bilang married woman, mother, and partner in business, ha? Yes po. Syempre, unang-una, yung as a married life muna, as a my partner in life, adventurous po kasi ako. Mahilig talaga ako sa mga adventure. So, una-una, hindi ako masyadong magaling mag-Ingles. So, ngayon sabi ko, kailangan na mapakasawa ko marunong mag-Ingles. Natuto diba? Naman eh. Para, diba, para sa family namin, may marunong mag-Ingles. Tapos, ang mahirap lang pala noon, kasi minsan, yung language barrier. Di ba, minsan pa nga, pag pareho na kayong Pilipino, hindi pareho magkaintindihan. Di ba? Lalo na yung pala yung pag magkaiba kayo. Kunyari, may gusto akong sabihin sa kanya, positive yung intention ko, positive. Tapos nasabi mo, syempre, you know, wrong grammar, wrong words, no? So, nagiging negative. Oo. Oo. Yung dating sa kanya. Pero, yan ang tinatawag na lost in translation.
Diba? May ganon. Especially nung mga dating part pa. Kaya alam mo, pero sabi ko nga, that is so good na alam ko na ngayon kung bakit pala yun ang binigay sa akin na tao. Kasi pag nag-aaway kami, syempre kinoconstruct ko yung English na pag-aawayan namin. Di ba? Paano ko sasabihin yun? Di ba? Yung point ko, ganyan, ganito. Hindi ko masabi. So ngayon, iniisip ko, pag na-construct ko na, maya-maya malamig na ulo ko. Parang, gusto ko pa bang makipag-away? Ayoko na. Napagod na ako kagad. So sabi ko, grabe, ganun pala si God, no? Yung pala yung purpose noon, para pala hindi kami lagi mag-away. O, diba? May dahilan pala. May dahilan pala, yun yun. Tapos, as a, ano naman, as a mother, I'm very proud and happy na I have two boys. Yung panganay ko si Robert, 16 years old na siya. And then yung pangalawa ko si Ryan, 11 na siya. Grabe po pala no, kapag nanay ka na talaga. Yung priority mo nag-iiba talaga. Parang lahat ng kilos mo, iniisip mo kung magiging proud ba sila sa'yo or kung ikakaganda ba ng buhay nila. Yung parang mas marami kang sacrifices na pwede mong gawin para sa kanila, para sa ikabubuti nila. Ayan. Yung gano'n. Tama naman yun. Well said. Okay, babalik po kami mga katribo. Huwag po kayong aalis. All new Bayan. On the road, I can expect high performance from Phoenix Fuels. Now with Pulse technology, delivers enhanced power and acceleration to make every trip come alive.
Welcome back mga katribo sa ating Women's Day episode. Kasama si Patricia Javier. At ito po ang kanyang golden rules at special tips para sa mga kababaihan. Yes! Happy Women's Month! So yes. Mga kababaihan, ako, laban lang. Laban talaga. Yeah. So for me, my beauty tips, siguro isa na yon yung kailangan. We have faith, we have prayers, spiritual is very important. Kasi pag we feel we have peace of mind and happy heart, parang we can do everything in God. Amen. Diba? Yun po yun talaga. Tapos secondary po, syempre, kahit mommy na tayo, don't forget ourselves to always look good, you know, always eat right. Yan. Kasi, kumbaga sa ano, nakikita tayo ng mga anak natin, pina-follow nila kung ano yung mga ginagawa natin. Para pag laki nila, ganun din ang gagawin nila. So, if we're showing the right thing with them, alam natin pag lumaki sila, magiging mabuti silang mga tao. Tama. Dahil sa atin. And then, syempre, sleep, alam naman natin yan, di ba? Mars, yung sleeping. Talaga, kung kayo'y natutulog ng maayos, that's the time your body is healing. Yan. And then, drink a lot of water. Yun. Tapos, syempre, isa po sa gusto ko sa inyong advice is come and visit us here at Doc Rob Chiropractic Wellness Clinic dito po sa Quezon City. Meron po tayong female chiropractor, ang ating pong beauty queen, noble queen earth na si Doc Jill. Ayan. Doc Jill, next week tayo ha. Next week daw. Okay, excellent. Mga practical tips naman. mga exercise daw next week. Okay, let's do it. Ayan. Tayo na daw. Nagtagalog na tayo na. Yan. Tapos syempre, no, we need to balance life. Yan. Syempre, spend time with your family, but also try to spend time with your girlfriends or other people. Para pag umuwi kayo sa bahay, mas excited kayo to be with your family. Kasi minsan, meron tayong, parang puro family-family. Tapos, minsan naiinis tayo, di ba? Parang wala ka ng life. Malibang naman tayo, no? Oo, parang malibang naman tayo. Ayan. And then, syempre, ayun lang po, sabi nga nila, paano daw po ba yumaman? Nako, paano kayo yayaman? You work hard. Tama. Yun lang po, ang aking tips sa bawat isa. Tapos, Patricia, contact numbers ng clinic ni Dr. Rob at yung clinic nyo. Yung mga services. Ayan. You visit our website, www.docrob.ph. And then we have also a Doc Rob store .ph and kung gusto niyo mga products namin. At alam niyo po pala ha, every time po na kayo ay nagpapa-check up sa amin or you do the session or buying all our products, you also being part of our foundation, Doc Rob Share the Blessings Foundation, na para mai-continue po natin. Yung aming pong program is more on livelihood project. We have education and build homes. Ang galing. Patricia, anong wish nyo para sa mga kababaihan ng Pilipinas dito at sa buong mundo? Yes, ang wish ko sa mga kababaihan, sana lahat tayo maging strong. Strong tayo and happy. At magkaroon ng pantay-pantay na especially, you know, equality when it comes dun sa labor. Magkaroon tayo ng lahat sana ng mga companies. Kung kaya naman ng isang kababaihan yung ginagawa ng kalalakihan, pwede sanang tulungan po upang makatulong siya sa pamilya niya. Na magkaroon din ng trabaho. Kasi ang hirap po pag isa lang po yung kumikita sa isang tahanan. Ayan, tama naman yon. So Patricia, thank you so much para sa mga shinare nyo sa aming lahat, sa mga katribo. At magkita-kita tayo muli sa darating na Miyerkules. Part 2 naman, kasi buong marzo, meron tayong Women's Month Special. Oo, ayan. Thank you again for having me here. I'm very excited and I'm so happy I saw you. You know what? Ako ang wish ko talaga sa iyo, Ma'am, kumadre. You know? Yes. For life nandiyan ka kasi pag nandiyan ka, you really inspired us.
Oh, thank you, Patricia. I feel the same way. I love you. And God I love you too. See you next week. Dapat mag-hello ka ulit next week, ha? Kasama si Doc. Sige, si Doc Rob. Saka si Doc. Doc Rob. Okay. Goodbye, Doc Rob. I'll see you next week. Hindi ka siya pumasok. Yeah, you come here in the clinic, ha? Anytime. You're welcome here. Okay. Thank you so much, Patricia. Happy Thank you. Love you. Happy Women's Month. Happy Thank Women's you, Mayor Lani, Congresswoman Lani, for inviting me there in Bacoor yesterday. Galing naman. Ayan po mga katribo ang ating episode ngayon. I hope you enjoyed our afternoon with Patricia Javier. Mga kababaihan ng Pilipinas, laban! Laban! Keep smiling! And stay healthy. God bless po. Ako po si Cory Quirino.